Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Hello po mga ka-SG, i-share ko po sa inyo today ang repotting of my ghost plants. May 2021 I made a propot true leaves and now here are they, ready to repot. December, I received a very nice gift from my monito. Alam na plantita ako. Pebbles, DIY na po yan. Since nawala akong net na available, nilalagyan ko po ng pebble so that kung iwa-water ko, hindi po mawawash out yung mga soil mix natin. Ready na po lahat ng gagamitin natin para sa ating pagre-repot. Yan na po yung ating mga baby ghost plants. I-separate po natin yung medyo malalaking pebbles. And then, i-check na rin po natin kasi baka may mga langgam or insects sa ating soil mix to make sure na wala pong maninira sa ating bagong repot. Some vermicast for the mixture. Meron din pong garden soil pero minimal lang. Majority po sa mixtures is the sand and pumice to make sure na well-draining po yung ating soil. This is how I prepare my potting mix or potting soil for my succulents. Sana po sa ating mga subscribers may natutunan po kayo sa aking mga videos. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. Kung tips para sa lip propa, huwag lang po tayong iinip kasi from lip napakaliit po talaga ng magiging baby. Then after 3 months or 4 months, makikita na po natin yung magandang growth niya. Hindi pa rin po, dapat nasa bright shaded area at water once a week lang po ang ating mga baby succulents. This one is a bigger ghost plant. Isa-separate na po natin siya sa rose cabbage. Na po mag-repot! Excited na po ako! Hindi naman po malalim yung mga roots na ating succulents, dapat careful pa rin po tayo sa pag-pull out kasi baka rin po maputol. As you notice po, I do not use garden or plant tools. It is my bare hands para mas ma-feel po ng ghost plants and care po. Po kasi simple yung pagtatanim, kaunti lang pong push ng soil mix and magiging steady na po yung ating mga baby ghost plants.
can check our HG videos and vlogs. Almost the same naman po yung mga tips on how to take care succulents. And since 2019, nag-start po akong mag-collect na parami ko na po sila. Proud po ako. Nag-start po ako sa 3 Chuku Moonstone and 4 Ghost Plants. But siguro po sa climate, di ko na po maklasify ang Moonstone sa Ghost. But what is important is I really enjoy taking care of them. Remember po, kailangan pong dry potting mix po ang gagamitin natin. Then, tinatanggal ko po yung wet soil, yung nandyan po sa baby ghost plant to make sure po na maiwasan natin yung root rot. Since ghost plants holds much water, maybe after 10 days ko na po siya iwa-water. And in bright shaded area ko pa rin po siya ilalagay. Hindi ko po muna siya i-display dito sa aking garden kasi iwas muna po sa direct sunlight and baka rin po umulan. I hope nag-enjoy po kayo kasi nag-enjoy po ako. Yung spaces po, naka-reserve po yan para sa growth nila and future babies. So, nagpamunito po sa akin. Ang ganda po ng aking succulent. Here are some pics of my ghost plants. Meron siyang baby. Then, meron din pong lip propa. Yan po yung tina-transfer ko sa disposable glass. Share ko na rin po yung aking jelly beans na vlog ko po siya 4 months ago, yung 3 small pots na fully grown na po siya. And through this video, I would like to thank my friend who gave this plant this Christmas. Also, my hubby and pamangkins for the plant gifts. I hope you enjoy watching our video. Keep safe, everyone. God bless. Thank you.